magkano lang yung sahod mo? Sabi ko, oo nga, no? So, yun, pinaplano ko talaga. We save na while I was working as a nurse, then yung savings, yun yung gamit sa negosyo na lang, to put up a business. Si Miss Telnia po ba ay, ano po yung job niya? IT siya, programmer. So, ngayon, ganun pa rin po yun. Hindi, we run the business. Ayun, so, yun, John, no, napakinggan natin, isipin mo, kung tutusin, yung kanilang mga trabaho na iniwan sa Canada at US, eh kung tutusin siya na yung dinadayo natin, ang mga kababayan natin na OFW, di ba? Nurse at saka IT, yes, na malalaking sweldo. And yet kayo, actually first time ko no, na-encounter yung gano'n na bumalik, samantalang ang lalaki na ng sweldo abroad. Kasi I think it's not enough yung pera eh. What really matters is what you're doing na. Talagang gusto mo talaga. So ang sinasabi niyo po, basically, yung passion niyo. Yung passion. Business. Yeah. Kasi I was brought up, yung the conversation at the table is about business. It's not about like, you know, working as a nurse, ganun, ganun. So, parang, you know, we every day na nandun kami sa US, parang kaming dalawa yung mag-asawa kasi business-minded din sila. Parang, sana nasa negosyo tayo. But people around us were saying us na maswerte na kasi ganito. Oh, okay na kayo, but ganun. Deep inside, hindi mo ma-cherish yun eh. Kasi hindi yung passion talaga. Ma'am, bakit hindi niyo po sinimulan yung business abroad? Actually, it's been there. I mean, yung pinagpatuloy po, yung business. Ang ano kasi is, we have to go back home kasi yung father-in-law ko din ran for Congress yung 2007. So, parang yung father-in-law ko was asking help sa husband ko kasi siya ang eldest son. To come back, ganun-ganun. So, ngayon po ba ang inyong father-in-law ay current na congressman? So, ma'am, balik tayo dun sa ano natin, ano? Kasi although talagang very, very interesting din yung inyong buhay, ano? Yung starting capital kasi 'di ba lumalabas na motivate kayo ng product eh sa Amerika and yet nandito kayo mag-asawa na nagnegosyo ng imported na product sa Pilipinas. So, i-convert natin ngayon yung dollar dollar naging peso. Investment nila sa peso. Opo. So, pag-usapan po natin 'yun. Hindi din easy. It's hard. Actually, kung tutuusin nga, hindi ko ma-imagine na ganun yung gagawin namin. Kasi malaki din ang investment. Yes. When we order this product, make this product happen, we have to order in like how many thousands of bottles, hindi lang isa. So, magkano po yan? Estimate, let's say mga 10 US? 10 million.